sa... Magsitayod po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Panginoon daw natin sama ng mga anghel kailan may di magdidilig pagkat laging magniningning ang liwanag niya sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father. Kasama po ng ating mga personal na intensyon, atin pong ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, lalo na po yung mga nasa kani-kanilang tahanan na hindi na makapunta rito sa pambansang Dambana upang lumahok at makilahok sa ating banal na pagdiriwang. Special prayer intention po para sa lahat ng mga mahal natin sa buhay na namayapa na, lalo na yung mga walang nagdadasal at nakakaalaala na naghihirap sa purgatorio. Kasama ng ating pagdarasal ang lahat ng mga nagpa-intensyon ngayong umagang ito sa ating banal na misa, ganun din ating ipagdasal ang kapayapaan sa pagitan ng Hamas at Israel, ganun din po ng Ukraine at Russia, at kapayapaan sa buong mundo. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo ang aming mga kahilingan at tulungan mo ang nasa kagipitan upang magkaroon ng lakas ng loob na di na masadlak sa mga lumipas kapag nasa piling ng iyong darating na anak. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse, ay lilitaw ang isang hari. Tulad ng supling mula sa isang tuod,
mananahan sa kanyang espiritu ng poon. Bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan na takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hatol ayon sa nakita o batay sa naririnig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ng mga dukha, ipagtatanggol ang karapatan ng mga kuwawa. Ang salita niya ay parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya ay kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiraling niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kanila ay batang paslit. Ang baka at ang oso ay magkasamang manginginain. Ang mga anak nila ay magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ng ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya. At magiging maningning ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo, yaong haring humatol sa katwiran, sa taglay mong katarungan, o Diyos, siya'y bahaginan, upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa may hirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalilimot ng mga taong may hirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay huwag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa, at sa Diyos silang lahat dumalangin, Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Alleluia. Bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding yon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo. At sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihi mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito, at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at iyaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita ngunit hindi nila nakita. Hinanga din nilang mapakinggan ang inyong naririnig ngunit hindi nila napakinggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kung sino daw po yung lagi nating kasama, kung ano yung ating pinapanood at binabasa, at kung ano ang lagi nating iniisip, yun ang nagpupush ng ating values. Ibig sabihin, kung ang kasama mo palagi ay chismosa, most likely, magiging chismosa ka rin pagdating ng tamang panahon. Kung ang kasama mo ay lagi ay magnanakaw, eventually, kung ano ang kanilang ginagawa, yun din ang iyong gagawin. Kung napapaligiran ka ng mga taong nega, o yung palaging ang tingin sa buhay ay negatibo, reklamador, pula ng pula, walang nakitang maganda sa ibang tao, ganun din ikaw pagdating ng panahon. Kung ano yung pinapanood mo, kung ano yung lagi mong napapanood sa TV, yun din ang ikikilos mo pagdating ng panahon. Kung laging ang pinapanood ay malalaswa, magiging malaswa ka din. Kung laging ang pinapanood ay tungkol sa chismis ng mga artista o mga walang kakwenta-kwentang bagay, magiging ganun din ang iyong pamantayan sa buhay. At kung laging ang binabasa ay tungkol sa kasamaan ng mundo, eventually, magiging ganoon ka din. Yan po ang sabi ng isang manunulat na si Jay Shetty in Think Like a Monk. Kaya napakahalaga daw na ini-examine natin ang ating values araw-araw. Ito bang mga ginagawa natin araw-araw ay tunay na nagre-reflect ng kung ano ang ating pagpapahalaga sa buhay? Malimit kasi, hindi na natin ito na-check. Kung ano na lang ang dumating, kung ano na lang ang humarap sa atin, yun na lang din, doon na lang din tayo tumutugon. Sometimes, or most often, we are not conscious of our choices. Nagre-respond lang tayo kung ano yung dumating sa atin. Pag minura ka, automatic, gaganti ka rin. Hindi mo na tinatanong kung dapat ko bang patulan o sagutin ito. Because our values are pushed by what we think, by people we surround ourselves with,
by the things that we read and by the things that we watch. Ngayon pong umagang ito, sa ating mabuting balita, binibigyan tayo ng Panginoon ng pagpili sa mga bagay na ating pinapahalagahan. Binibigyan tayo ng panibagong pagkakataon para piliin natin ang tamang pagpapahalaga sa buhay natin. At yan ay walang iba kundi ang pagpili sa Diyos. Paano natin gagawin yun? Let us imbibe the values that our gospel is teaching us, particularly or specifically sa ating mabuting balita ngayong umagang ito. Sinasabi ng ating Panginoon na ang kaharian ng Diyos at ang biyaya ng Diyos ay nasa mga taong mapagpakumbaba. Wala sa mga taong mayabang, palalo. Wala sa mga taong punong-puno ng sarili, kundi nandun sa mga taong nagpapahalaga sa Diyos at nagpapakumbaba sa Diyos at sa kapwa. Yan ang values na ipinupush naman sa atin ng banal na kasulatan, na siyang magpapalaki ng ating sarili bilang Kristiyano. Magpapaliit ng ating ego, pero magpapalaki naman ng ating panibagong sarili ang pagiging alagad ng Diyos. Kung ano ang ating binabasa, kung sino ang ating nakakahalubilo, kung ano ang ating iniisip, yun din daw ang ating gagawin at magpupush ng ating values. Ang tanong sa atin ay, kailan kayo huling nagbasa ng banal na kasulatan? Kailan kayo huling nakipag-usap sa mga taong puno ng magandang pagtingin ng buhay? Or do you surround yourselves with people whose outlook in life are very positive? At kailan kayo nagnais o nag-examine ng inyong sariling pagpapahalaga upang tingnan kung ito ba ay align sa pagpapahalaga ng ating Panginoong Jesus bilang ating sinusundan? Mga kapatid, ngayong umagang ito, magandang tingnan kung ano ba talaga ang ating pagpapahalaga. Simulan natin yan sa pag-examine ng mga taong nakahalubilo sa atin. Kung puro chismosa ang nakahalubilo sa atin, baka ganun din tayo. Kung natutuwa tayo na pinag-uusapan ng iba sa kanilang likod at hindi tayo nakukonsensya sa ginagawa natin, baka ang pagpapahalaga natin ay hindi pagpapahalagang Kristiyano. At kung okay sa atin, nasaktan ng ibang tao, kahit sila'y walang ginagawa sa atin, baka ang ating pagpapahalaga ay hindi align sa pagpapahalaga bilang isang tunay na binyagan. Kailangan natin usisain ang ating pinagpapahalagahan sa buhay. And let us make a conscious choice of always choosing Jesus at yung kanyang mga values na itinuturo sa atin upang lumaki at lumago ang ating identity bilang Kristiyano. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Sa pag-ating ng puong Diyos, puso'y linis
isalom sa panalangin matao. Tutubos sa ating sala. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang nakayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin na ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linis ang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Patawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Halika na o kausini David, buksan ang pinto ng langit. Gawing ligtas sa panganib hanggang kami sa'yo'y makasapit. Tuwa't galak mag-ani man din sa pagparito ng Emmanuel. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan.
Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po sandali para sa mga patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa Pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store, at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mong iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awat biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aaral ang Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaing lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ang bukong kalooban dahil sa kadakilan ng ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.